kung papala rin sila. Pero maraming malakas na kalaban eh. Dito sa, ano, Ember Spirit. Paano to? OD Carry? Ember Mid? O Ember Carry? OD Mid? Depende kung anong trip nila, pero ang ganda ng mid lane nila rito. Getting an Ember Spirit and OD at the same time, medyo high-level psycho plays. Coming in from the Happy Feet Squad and NAFO top 16. So, top 16 pag nanalo, top 8, top 4. Ay, pwede. Top 2. Pwede ba? Malaban na pala eh. Kunting ano na lang eh. Kunting bawas na lang. Top 16 na tayo. At 6, 16 na natitirang kupunan ng may pag-asa pa para dito sa makapasok sa mismong main qualifiers ng Kiev Majors. So, tignan natin kung ano ang magiging last pick dito for NAPO B2. Pero mukhang mga Singaporean tong team natin na to dahil nakita kong nandyan sila lobby sa loob at sila ang mga babakbak dyan. So, tignan natin dito. Ano sabi? Pakikuha na lang sa sombrero mo, Kapdi. Salamat. Yung wish ko. Ano daw? Di ko magets kung ano sabi mo, pero rock na ito. Yan na lang ang sasabihin ko sa'yo. Ba't walang in-game sound, direct? Wala akong naririnig na kahit anong kaguluhan. Yung. You know. So, napaubito. Medyo napaisip sila rito. Mukhang napurnada yung plano nila rito dahil may Ember Spirit sana silang magagamit sa mid lane. Pero since nakuha yung Ember, nakuha na yung OD, walang tinker na sa mid dito. Ano pa mga pwedeng gawing mid laner dito? Queen of Pain is a viable pick, but I don't think he will scale up very good against an OD on the mid lane or even against an Ember Spirit dito na, na pwedeng tumapat sa kanya. So, ano ba mga natitirang mid laner dito for NAPO Bito? Medyo feeling ko nakuha yung Ember na dapat pick nila. Kaya natatagalan sila sa pagpili ng last pick nila rito. Malay mo rin naman, maglabas sila ng Meepo pero up against a Darkseer. Ayun eh, malakas naman talaga ang Meepo. Kung malakas, malakas ang Meepo. Meepo ko na talaga. Then dito Pinoy. Singaporean yata itong mga to. Mga tropa ni Miracle to. Sila Labi. Kuya D, may kasali ba na taga Sambuanga? Hindi ko alam. Ah, Invoker. So this will be an Invoker mid. And the heroes are now completed. And we will now go straight into the game again. You are watching the Kiev Major Open Qualifier for the Southeast Asia region. This is Duno Nam from Ineska TV. Current heroes for both teams. Earth Spirit, Warlock, Luna, Underlord, and an Invoker. Para dito sa side ng NAPO B2. Weaver, Darkseer, CMOD, and the... Ember Spirit naman ang heroes para dito sa Happy Feet. So, tignan na natin. Hintayin na natin mag-load and we'll now go straight into the game. Wala akong mga kasamang caster ngayon dito. Hindi ko alam kung nasan sila. Pero late silang lahat. Kaya yun ang masasabi ko. 10 seconds remaining. SKB kayong lahat! Charot. 5 seconds remaining. Ayun na, dumating na si Battles PH. Pero ito na, game time, ball time na mga kaibigan. Let's see kung anong magaganap dito. HF on the region side, AU on the Weaver, Ben-Hur, Odie, Jesse Bash, Crystal Maiden, Pason, ang Ember Spirit, and Yaj Dotto on the Darkseer. Para naman dito sa side ng Nova V2, Detsama, Underlord, TMT, ang Luna, Faded ang Invoker, FD Lobby, ay no, FD, First Departure Lobby, yan, si Naive, ang Earth Spirit dito. So, deep warding mission from the Earth Spirit lurking dito, samantala Weaver ni AU doing the same. He is up with the Sakuchi, so he's very mobile dito, and he will cover enough grounds to place those wards na kailangan niya. They will spot that Warlock. Luna is here. There's that deep ward mission. Tagdago-tago dito siya. And he will be able to walk away in the safety. And information gathered as well. So, a very good warding mission coming in from that Weaver. Although, yung double ward setup din dun ng Embers. Ay, ng Earth Spirit. Ako, they may get the skill on that CM. Here comes the CM being chased down dito. And this, 30 seconds this might battle. Be a dead Crystal Maiden. One more hit. He might die.
Pero the searing chain connecting. Sunstrike won't hit. At Jesse Bash will be alive though. And hindi nila mapipigilan yung Earth Spirit dito. So, same ang kapalaran. No first blood for both teams dito. Pero both of their support is very low on HP. And they will be forced to use up yung kanilang mga shrine doon sa loob ng base nila. And both teams just split the runes dito. And ayun na, triggered ng shrine dito para sa Weaver and CM. So they will be in complete HP and mana para dito sa laban, para sa kasimulaan ng laban natin na to. So no first blood for both teams dito. OD on the mid lane, so we will see an Ember on the position 1 para dito sa side ng HF. Ang tanong, will he go for that magic damage, the popular build for an Ember Spirit, or will he go for that physical, the old school Ember Spirit build, the physical, yung masakit na Ember? Makikita ba natin yan? Yan ang sama-sama nating alamin. Searing Chain connecting on this Underlord. He is being chased down by the Weaver, but Underlord very tanky, very big. Hindi siya mapapatay ng ganun-ganun na lang. Samantala, Earth Spirit trying to harass Mr. Ben-Hur dito sa mid lane. Astral Imprisonment is up on, but there will be a boost coming in from the side of Nova V2. And mad-dizzy yung kanilang Luna dito. So laning phase lang muna tayo dito. So tamang kalma lang, tamang chill lang ang mga magkabilang teams natin dito. So hindi sila ganong nagpapatumpik-tumpik or nagkakalat or medyo nag-over-aggressive. So relax lang. Top 60 na. Alam niyo na, kunting bawal magkamali sa mga ganitong klaseng single elims. Isang pagkakamali lang, itanggal ka na. Wala nang second chance, mga kaibigan. At ayun, no room for error. Ayan na. Kumbaga, kung matututo ka sa pagkakamali mo, next year ka na ulit makakasali. Yun lang yun. Pero Nobo B2, wala pa rin. Hindi pa rin nakakonekta Luna nila. So I'll take this opportunity to greet everyone who is watching on the Mineski TV stream. Binabati ko kayo lahat dyan, mga besi. Hello, happy viewing sa inyo. Bukod kay... Ayun, ayun, mga nagpapabati. May magpapabati, magpabati na kayo dyan. Babatiin ko na lang kayo. Rapsi. Yun lang masasabi ko. Basta abangan nyo bukas yung coverage natin. Mamimigay tayo ng ticket for Manila Masters. Kaya tumuto kayo bukas dito sa Mineski TV. Alas 10 o alas 9. Hindi ko sure. Pero main qualifiers na yon for C. So tumutok na kayo dahil mamimigay kami ng samot-saring giveaway. Of course, sa mga walang ticket, papunta ng Manila Masters, mamimigay ang kapitan ng barangay. At marami akong pagbibigyan. Actually, mamimigay ako baka ng 5 ticket dito. Actually, 5 ticket yung pamimigay natin throughout the stream, throughout the coverage. Pero mamimigay din ako dun sa Barangay Mineski. So kung di pa kayo kasali doon sa Barangay Mineski, ako nga pala si Kapitan D, ako ang kapitan nila dun. Mamimigay ako dun ng 5 lower box ticket at 5 upper box ticket para sa Masters Manila. Ayos ba yun? Libre yun. Libre yun, mga besi. Kasali ba TNCQD? Oo, kasali sila. Kasali sila. Mga maglalaban bukas, TNC, Execration, Mineski, RRQ, Paceless, ayan, yung Bazaar, Rapsi. Babati po kay Miss Lexine Anderson. Pagaling ka na po. We pray for you. Oh, bakit? Anong nangyari kay Miss Lexine? Heist. Pabati ako, Auckland, New Zealand. Pag nanalo ako ng ticket for Master Kuya D, sagot nyo ba ticket ko galing dito sa Auckland? Hindi, syempre. Kuya D, malakas ngayon yung team nila, Mushi. Kuya D, undefeated sila ngayon. Notice me. Oh, sige. Dahil lamang, kung naglalaro pa sila, undefeated pa sila dahil pag natalok sila, hindi na sila undefeated at laglag na sila sa single elimination format. And Mineski, sa mga nagtatanong sa naglalaro si Mushi, he is playing for Mineski X, ang Malaysian squad ng Mineski. Kung tinatanong nyo kung ang Mineski ba at Mineski MY, Mineski, isa lang kami, isang organization lang kami. Sila lang yung mga tropa picks natin dyan sa Malaysia. At isa lang ang CEO natin, si Mr. Ronald Robbins lang. CEO ng Mineski International. Shoutout nga pala sa mga colleagues ko sa... Uy! Pero medyo ano to? Uy! Nagpalubog na rin dito ha! Hindi ko alam. Medyo aggressive na. Medyo aggressive tong si Earth Spirit dito. Nagpapapalo-palo siya rito pero Underlord falling
pretty but it will end up as a 1-for-1 trade. Jesse Bash will be the one getting that first blood. Doon sa bottom lane. Pogi Kuya Di, pabati! Bebechok ng Winnipeg, Canada at sa asawa niyang si Julian Delalim. Oh, binabati kita Julian Delalim. Tropa P. So, tignan natin dito. Odi, back on the mid lane dito. He is up against the invoker ni Mr. Faded. And, so, sa mga relax lang dito. Odi will try to harass in terms of Astral Imprisonment on that invoker. Kaya, sasaktan-saktan lang din siya doon. Invoker is 8-1. Luna is 8-2. Here comes the Earth Spirit trying to get a kill again din sila rito. Tingnan natin kung it-trigger nila yung Sunstrike. Pero OD being that mid laner na merong Null Talisman, mahirapan siyang patayin doon. He will immediately go for towards the shrine for that regeneration. But Earth Spirit can actually do it all over again and chip down. Slowly chip away yung HP netong si OD. And Invoker leading all heroes in terms of network, last hit and deny. OD surprisingly is just 4-1, pero etong si Underlord mukhang aabuti ng lamig at yellow, pero Earth Spirit is here. Susubukan patayin ng pinsan niyang si Air Ember Spirit, pero kung mamamatay din siya rito. But it will end up as a 2-for-1 trade still in favor of HF dito. They've managed to take down the Underlord again. At maganda yan. So, support tayo sa mga Pinoy na naglalaro again for the qualifiers. 10-3 na ang OD rito. Underlord is being shut down completely on that bottom lane with that very, very aggressive try lane ng HF. Sinilipin nga natin yung top lane kung anong lagay ni JJ Garan. Ay, hindi. JJ Garan on the jungle. Okay. JJ on the jungle muna. Trying to get some golden XP. While they are letting Mr. AU get some experience here on the top lane. But here comes the Crystal Maiden. Tignan natin kung anong gagawin nila rito. Ember being chased down. Ay, hindi, Ember. OD being chased down by the Earth Spirit. CM with the teleport towards that mid lane to support OD. And OD will survive another gank attempt coming in from that Ember Spirit. And medyo nakapos sa early going yung firepower dito for that dire side. Weaver will get a bounty rune and he will casually walk away into safety. So Earth Spirit will miss yung prediction. Mali ang kanyang prediction kung saan naglakad yung Weaver ni Mr. AU doon. So hindi niya mahuhuli si AU, and AU will walk away with a bounty rune dito. Double Null Talisman para dito kay Mr. Ben-Hur. Pero he is very low on HP and Earth Spirit might go for him. Walang Astral Imprisonment dito. Tingnan natin kung anong gagawin. Walang suporta dito si Mr. Jesse Bash. And this might be a kill on that... on the Uri. Here comes the Sun, pero hindi tumama. Cold Snap. Defensive Disruption. Weaver is here and this might translate into a kill. AU getting another kill and Ben-Hur escaping that certain death, and immediately HF will smoke up and they will try to get a Rain's counter gank on that attack mid lane on the invoker. Tignan natin, pinagpaplanuhan na masama. Four heroes actually committed towards this. Papalubugin ba? Papalubog nga. CM is here, Weaver is here, inaabangan nila. Huli ka, Balbon. Operation Tokang at Aray ko, babes, na lang ang masasabi ko. Patay ang invoker dito sa mid lane and HF outsmarting etong Singaporean squad. Warlock, mahuhuli pa rito. AU susubukan siyang habulin. And Warlock, wala na siyang magagawa. Binigay niya na lang ang sarili niya ng bukal sa kanyang kalooban. Alam niya nang wala siyang takas dun. Heist, tinanggap na lang niyang masakit na kapalaran. Isa kang dakilang Warlock. Sana lahat ng Warlock kagaya mo. Radiant's top tower. Ang offlane ay si Darkseer. Pero since hindi makalain ng maayos si Darkseer, nag-adjust yung HF para pakuhanin ng XP muna si Darkseer sa jungle. And si Jeff, of course, para mas ulit naman yung laning, pinag-lane muna nila yung Weaver. Since Weaver has that Tsukuchi, mahirapan siyang patayin dun sa top lane. So ginawa lang nilang ng HF dito, inoptimize lang nila yung laning nila. And silipin na natin yung network natin, Derek. 5 minutes na. Ember is leading the game with 2,400. Anong build ng Ember Spirit? Hindi. Going for magic din. Hindi pa siya physical damage. Pero HF, showing yung kanilang versatility among their roles dito.
Kita mo Pason usually hindi nagano to pero nag-ember si Pason dito. And Ember with the flame guard will get the goal dito. And Sulitex para kay Mr. Pason. And he is now the leading hero in terms of network. Luna to follow. OD is number 3. Number 4 naman ang Invoker. So, yung mid lane and yung mga cores nila, yung mga position 1 nila ng pares team, medyo even pagdating sa farming game natin. 6 minutes into the game. But the kill count is in favor of HF, which will eventually translate into the experience advantage na syempre mahalaga din sa mga laban dahil syempre the levels, of course. Ngayon, dati, wala nang, may stat pa sa Dota. Ngayon, wala nang stat, may talent na. So, eh, importante na talaga ang levels dito. Si Emma ni Bash bumili ng wards dito. Mid lane natin, no? OD ni Ben-Hur going for a hand of Midas. Para, silipin naman natin yung iba lane, Drek. Sana tayo nakalock dito sa mid lane. Eto. Darkseer, wala na siyang boots dito. Meron na siyang soul ring and infuse raindrop. JJ Garan using the shrine. Ember Spirit, mukhang going for Veil of Discord, and hindi niya kinintest nung Underlord dito, talagang nabuli yung Underlord dito, and Underlord is just content na lang siya sa mag-jungle-jungle dito, paghintay makalapit yung Graves, saka gamitin yung Firestorm, kasi talagang mapapatay siya ng Dioras, especially ngayon, level 6 na yung Ember Spirit, pwede siyang i-burst ng Ember Spirit ng Triple Remnant kung gugustuhin ng Ember. And of course, ang ano rito, pag may Veil of Discord na yung Ember, medyo nagsisynergize na sa skill nila. Ang dami nilang magic sa kanilang katawan. Weaver lang yung physical nila rito. Veil of Discord is a very good item pickup dito. And but the potential counter para sa side ng Dire is that BKB. Dahil kung papansinin mo nga, walang physical damage itong HF dito. So HF, sa mga ganitong klaseng laban, kailangan nila ng tapusin ng maaga yung digmaan. Simply because, hindi nila kakayanin ang Luna sa dulo. Unless mabiburst nila yung Luna, pero eventually Luna will get a BKB dito. Kaya ganun yun. Ninong Luna, pabati naman po si Mang Odi ng Winnipeg, Canada. Fan po siya ng Mineski simulat sa pool mula kay Ezreal. Binabati kita, IMG yan. Galibria, butaw yung Warlock, tumayo, total mamamatay na siya. Sana gumawa na lang ng space. Parang gumawa na space. Space creator, ganun. Wala eh, ang bagal niya eh, wala siyang pang bleed, pang dodge eh. Balagang sinuko niya na lang. Minsan kasi may mga bagay na sinusuko na lang eh. Hindi, alam mo yun, wala nang punto pang ipaglaban, isuko mo na lang, mag-move on ka. Kumbaga, ganun. Ganun yun. Hindi lahat ng bagay pinaglalaban, tandaan niya yung mga busy. Ayos ba, alas ba? May mga hugot ba? Irish 68, pabati. Binabati kita. Mga simple lang, babati. Ember Spirit up now to level 8. Veil of Discord is completed on him. Weaver now up with the medallion and efficient farming coming in from the side of HF dito. Weaver on the top lane, OD on the mid lane. Jesse Bash lang ang di nagpa-farm kasi support siya. Pero the Darkseer is utilizing the jungle. Luna being harassed down. Ay, hindi naman. Hindi niya pupersay ng HF. Akala ko going for the tertiary. Pero tignan natin kung makakatakbo ang Ipis. Pero si Ipis man, well escape. Pumeke pa si Ipis man dito. And magtitipis siya sa may puno. Ah! Nako, hindi na lucid beam. Nakataka si Kuya Ayu. Double damage. Sino nanalo first game? Anong first game? Puro first game lang to. Puro BO1 lang to. Nyari. Darkseer ni JJ going for that mecha. So early defensive items and kailangan nila mag-push dito eventually. Dahil hindi nga sabi ko nga din nila kayang patagalin tong laban natin. Up against the Luna, kakainin sila niyan sa mid game. Sa late game or pag nagsama-sama na rito or makuha ng Luna yung mga key items na rito. Invoker is doing a decent job of farming. He is number 2 in terms of network dito. Ember is still number 1. OD is close behind with 4,400 network. And Ben-Hur. Pero rarakin si Ben-Hur sa mid. Mayday, Mayday, Eagle 1. Susubukan siyang abuli ng tatlong hero. Pero napakabagal ni Underlord, mga kaibigan. And OD na with the hand of Midas. Ito na ang simula ng pagyaman. Ups. Medallion completed on the Weaver. Infuse Raindrop as well. And here comes Pason and Nicole looking for a potential kill. They are under the cover of smoke. They are heading towards the upper part of the map.
maybe wrapping around towards the middle lane, but they will spot up the Warlock. The Luna is very low on HP, and they might catch them. Here comes the Searing Chain connecting onto Triple Remnant. Swanity, pinabagsak na ang Chaotic Offering. Underlord is here. Sunstrike will miss. Whoa! Pero mukhang magkakahuli ang route dito ang Darkseer ni JJ Galon. Wall will be deployed. Luna Moonbang being chased down. Here comes the Prize Pond. Freezing Field! Sabay may yellow! Pinatay sa trangkaso, mga kaibigan. Si Luna Moonbang apoy init at lamig. Trangkaso Gaming namatay sa ubo at sipon. What have we here? Di nila inawasan. Natalo sila doon. Walang iwas-iwas na naganap. Natalo ang HF nung unang sabak nila, kaya ito ang kanilang second life. Kumbaga, second life. This. Ice Bear. So, tignan natin dito. Threads completed on that Outworld Devourer Invoker. Now, leading in terms of network dito, ha. Oh, susubukan ulihin dito. Si Son pa. Pason, sinasalo lang ang Firestorm. Of course, he is under the cover or under the protection of that Flame Guard. So he will be able to farm up even though he is under the Firestorm without taking any damage dun. Of course, Flame Guard will block off yung magic damage unless ma-reach yung threshold ng Flame Guard na yun. JJ, kumpleto na ang kanyang mecha pero wala siyang Arcane. Pero of course, Darkseer being Darkseer will be able to farm up yung lanes with the safety of that back dahil may Ion Shield Gaming siya rito. And that Ion Shield, that double Ion Shield do. Napakakati, Kuya Eddie. Underlord now up with a completed mechanism as well. So Luna, medyo umaasim siya rito. Bumaba siya and this might open up opportunity for OD to take him down. Ako po, eto na. Eto na, pinalubog, nagkaroon ng ensnare, and Weaver is here as well, Underlord. Tignan natin, Vacuum, Sanity Eclipse, Luna will fall. Here comes the Underlord being chased down, there's a Fatal Bounce. Wall has been deployed, Earth Spirit diving into his death. Reckless driving resulting to suicide by the Earth Spirit, mga kaibigan. Napakaganda ng paggulong niya. Binangga niya yung pader. Napole Walker, Dre. Napole Walker si Earth Spirit. Nila, dideploy yung wall eh. Dideploy yung wall. Sabay gumulong siya. Nakakala mo si Paul Walker siya. Ayun. Mapapakanta ka na lang talaga. And 10-4 is the score. Roger, Roger. Ang 10-4 madalas sinasabi ng mga epics siya eh. Anong 10-4 mo, brother? Dyer's top tower is under attack. Ng epics. Mga epics, akala mo parang mga military, no? Pag lalo na pag nasa harap ka. Tapos napasakay ka lalong-lalo na yung mga biyahing paperview na epics. May radyo sila eh. Eto, aray ko, babes! Oh, tignan natin dito. Bagamitin niya kaya yung bomba niya. Ginamit niya, sabay tumakas lang dito si Luna. Eto na si Jesse Bash. Jesse Bash! Chaotic Offering, Luna, patay na naman! Lagi na lang patay, kabubuhay lang. Pinag-iinitan nyo naman masyado eh. Pero ito, oh. Sunstrike feature, kabim! Huling-huli sa acto na featurean dito. Ito na naman si Earth Spirit. Bumapasok siya dito. Ang ganda na sipa niya. Nagkaroon ng yelohan. Nagkakabakbakan dito. Benhur na sa gitna ng laban. Tatlo ng kasama niya ang patay. Patay si Underlord. Si Warlock susunod na. Sinasapak-sapak pa. Earth Spirit ay gusto. Pre, pero double kill para doon. Apat ang patay sa side ng HF, tatlo ang sugatan or tatlo rin ang biktima dito sa side ng ano bang pangalan nito? Nobu B2. Haisu ang buhay, lakad mayabang by Earth Spirit. Kala niya, kaya niya lang akong patayin, ha? Kala niya lang yun. Lakad mayabang. Ayan po, oh, kita mo naman. Oh. Nagsishake-shake pa yung ulo. Lakad, lasing talaga. Lakas at lasing pala tong si Earth eh, no? Gulong-gulong lang pag may time. Okay. Tama na, Derek. Eto na. Invoker leading the game with 8,400 net worth. Pero yung tatlong susunod, the course from the side of Happy Feet. Luna, lugmok sa hirap. Binaugbog. Mga kaibigan, napakalungkot ng buhay niya. Tignan natin dito. Weaver dito ni AU. Aghanim Scepter na ang susubukan buuin. Ano na siya rito? Susubukan na bumuo ng Aghanim Scepter na AU rito.
double damage. So let's see kung ano mangyayari rito. Weaver now level 9. Aganims will be the next item for him. And AU, nakita nyo si AU, even though he is playing the support role, talaga nagkaka-item siya, no? Efficient farming from AU. And of course, si AU, alam natin siya ang head ang ng kupunan ng HF. Siya ang nagdi-decision. I think she is the in-game leader and the leader as well talaga dun sa buong kupunan nila. So, he is the one na talagang ano rito. Nagdidikta ng tempo kung paano lalaruin itong laro na to. He is the shot caller for the Happy Pit Squad. Eh, pero ito, here comes the smoke of defeat, deceit para dito sa side ng Dire. They are heading towards the top lane. Smoke will break. They will spot up the Ember, the Earth Spirit. Here comes the silence, the kick. Sunstrike will connect and pasod. Underestimating, not expecting that silence na nanggaling dun sa Earth Spirit, and he will pay dun dahil mamamatay siya rito, and that is another kill going in favor of the Dire side. Uy, no, grabe naman. Tignan natin kung mabubuhay o mamamatay ba. There's that mecha. TP! TP sa harap! Anyari, bes! Bakit mo ginawa? Oo, ito na naman. Ang ganun-ganun na lang. Tatlo patay sa side ng HF dito. Wall has been used. And here comes the strength of the lineup from Radiant's the dark side. The strength of their team fight. Middle tower has and AU, medyo umi-split push na lang siya rito dahil namatay yung tatlo niyang kakampi doon. Invoker with that Aghanim Scepter completed on top of the Midas. And probably the next item will be a defensive item, a Yules, or maybe a dagger for extra mobility to position himself better on those engagements. Sunstrike connecting on AU. Will he be able to use the time-lapse? And yes, he will be able to use the time-lapse. And he will be able to walk away into safety, this pesky cockroach trying to escape. Another sentry ward deleted. Pero AU, susubukan ulitin dito. Stun, tignan natin, makakatakbo ba? Makakatakbo sana, pero he will kill. You know, TMT will secure that kill. So HF lapses on this past few minutes, mga kaibigan. Multiple heroes being taken down by the Dire side. And ano magagawa? Wala kang magagawa dyan. Dire's middle tower has been denied. Whoop! Si Swordpass, susubukan na namang ulihin doon and pass on. Well, this time he will be able to use that remnant out into safety. Invoker is 10,900, almost hitting that 11,000 network mark. And payamanin. Apply ni Invoker dito. Wolf CY. Sino si Wolf C? Si Wolf CY ba? Uy, pero ito, hinuli na naman si... Aray ko si Invoker, mga kaibigan! Kinalaban ang lahat! Kinalaban niya ang lahat, mga kaibigan. Nag-ala superstar siya ron, pero hindi niya kayang pumalag sa tatlo. Kaya na-whack na ito siya. Ito na. Ember Spirit going for Octarine Core, ang kanyang pipiliin yung item. Ito naman ang HF, it's their turn to go for an offensive, but the Underlord is there. He will be able to defend. And of course, that Atrophy Aura ng Underlord, yan ang bayad na bayad dun. Yan ito, Jesse Bash, mga kaibigan. Nangangarap magkaroon ng Midas, ang kanyang Crystal Maiden. Deep warding mission impossible, mga kaibigan. Yan. Naku, nalikuran na naman ang babaeng naglalakad. Tanim ng wards. Oy! Na-corner! Na-corner na si Jesse Bash dito. Warlock! Uy! Tumakatakbo si Bash! Nakatakbo! Makakatakbo ba si Bash? Tinamaan ng heatstroke at mamamatay na si Jesse Bash dito. Nang walang kalaban-laban. Cody back on the mid lane dito si Papa Benhur. Dagger is up on him. Hurricane Pike completed as well. So multiple mobility item para dito sa OD ni Mr. Benhur. 14 to 13 is the scoreline. Dikit ang laban. Walang itulak kabigin sa magkabila ang team. Dire's bottom tower is under attack.
Roshan ang punteriya dito ng Novo V2. Happy Beat, wala silang ideya sa nagaganap dito, pero there is a TP coming in, pero hindi, they are not looking to go towards the Roshan dito, and the Roshan is very low on HP. Mararakba nila to. Sunstrike, papasok ba? Earth Spirit, susubukan ulitin dito. Ember Spirit, ay, Vacuum Wall! Swanity, Sharon Cometa, nagkaupusan ng lahi dito. Patay ang tatlo sa side ng Agent. Roshan plus 3, easy breezy. At nako po, that Atrophy, Aura Do, JJ Garan, Pason, and AU naging victims of lab. Nagkamali sila ng binangga. Hindi nila alam. Ay, nai, hi, so, no buyback on those three. And even if they have the buyback, they don't have their ultimate up and running. And this is a very disastrous team fight for HF. They are all on their back feet dito. Chelsea Bash trying to use a Snowba, trying to delay the push. But they are still, they will still lose the tower. Nahuli pa si Ben-Hur. Aray ko na, picture and cold snap dito. Silence, patay si Ben-Hur. Patay tayo dyan. Patay ka din ha. At ganun na lang, Jesse Bash, the low defender ng prison field. Ang pilit na let it go, mga kaibigan. At they will lose the tier 3 tower, the rocks, and the holding na natin, pati triple remnant pa. Vacuum into wall, patay ang Earth Spirit, pero makakatakas ang apat. And mission accomplished with matching bonuses pa. Patay ang HF dito. Novo B2 taking down for the Roshan, the tier 3 tower, and even the melee racks in the mid lane. And just like that, Happy Pit nanganganib na matanggal dito sa top 16 bracket ng open qualifiers for Kiev. JJ Garan, my God, the future is not doing it. Mahina, mahina, mahina ang nagaganap na laban dito para sa side ng HF. And medyo makakahinga na maluwag ang Novo VH dito. Ay, Novo B2. Dahil lamang na sila ng isang set of racks lang naman. A golden thread. Weaver na AU. Hindi pa kompleto agad yung scepter niya rito. Kunti na lang. And AU will just time-lapse out. Just scouting. Just trying to gather information para sa kanyang kuponan dito. Luna now with the BKB. And then nga yung sinasabi ko dito. The BKB on that Luna Moonfang is the key item to success para dito sa side ng Novo B2. Since HF, they are all magic on their side. They're the, wala silang physical damage eh. Wala silang, pag nag-BKB si Luna, nga. Bukang-bukang malaki ang bibig, nga. And ang maganda rito, yung lineup dito ng Novo B2 is to make sure that Luna will survive. Luna will survive. Bakit? May Atrophy Aura, may Fatal Bands, mayroong Chaotic Offering, may Guard, and of course that Invoker, isang katutak na arsenal ng skill ng Invoker. Eh talagang mabubuhay. Kaya pag nagpatumpik-tumpik ang HF dito, pumasok sila ng walang gamit na pag-iisip kagaya ng ginawa nila kanina. Mawawasak talaga sila. Wasak na wasak ang puso ni Nasty Mac. Yun lang ang masasabi ko dyan. Ito na. Naging Defense of the Ancient na to, mga kaibigan. Meron ng agarin scepter dito ang Weaver. So tignan natin kung paano nila gagamitin ito. Here comes the offensive para sa side ng Novo V2. Pero hindi nila po pwersahin ng issue. They feel na hindi pa ito ang panahon. Hindi pa napapanahon. Pero si Underlord, yamanin tong si Underlord. So, tignan natin. What's the play here, mga kaibigan? Eto na. HF, they are locked inside the confine of their base. They have lost their tier 3 tower and their set of racks in the mid lane. And the last outer shrine nila, or the last shrine nila dito, is being taken down by Novo V2 without any contention coming in from HF. Hindi pa nila kaya kumontest dito.
At nako, Luna. Manta style will be up on him very, very soon. Mabili na siya ng ultimate orb dito. So, the scroll, yun na lang ang kulang niya. And Nobuvito, they will try to take down the last outer tower dito. And make life harder for the HF squad. Map control, total map control, total dominance now on the side of Nobuvito. And that Roshan attempt that snowballed into multiple kills, yun ang naging catalyst ng kanilang tagumpay dito. Manta style is now up on the Luna. Aray ko, babes. Yun lang masasabi ko dyan. Panoorin, ang mahalagang panoorin dito is yung Earth Spirit eh. Kasi mamaya alam nila mag-a-assume si Ben Hurro kung sino man sa side ng HF, knowing na mayroong time-lapse yung Weaver. So ang tingin ko, tatalon dito yung Earth Spirit and will try to target yung Weaver to prevent yung time-lapse save ng Weaver dito. So HF, tuluyan na silang nakakulong dito. Underlord na kanina binaugbaug nila, yamanin na rito. Warlock now with the Naganim Scepter dito. So yamanin yung Warlock dito, yung double golem na yan. So masakit yan. Oop, mahuli ba to? Mahuli, ay naku, ito na, upinsang marino. Smoke. BKB completed on Binuro. So this might be ang kailangan nila to change this game. Pero ito, titubukan nila patayin. BKB being triggered. At ito na, Benhur. Susubukan pumasok dito. No, normal niya. Pero blinking in aggressively. And the time lapse back. Coming in from the Weaver. But no BKB now. Here comes the tornado coming in. Pero wala siyang mahuhuli rito. And they will head towards that bottom lane, mga kaibigan. To try to push this. Pero no BKB on Ben. Benhur needs to be careful. Nasa'yo ang bola. Pag ikaw pinatay, tapos ang Dota 5. So HF, they are playing at the moment under the mercy of this Nobuvito. Next item for the OD will be the Hex, but he needs to be careful. Wala siyang ano rito. Wala siyang buyback. And he is just farming dito sa may bottom lane. Tignan natin kung asimin niya ba. Yan, kukunin niya yung mga Forge Spirit na yan. So, give him enough gold. Maybe BKB will be on cooldown 16 more seconds. So, I think he is very well protected. HF now starting to get out of their base to look for some info kung nasan man ang positioning nitong team ng Nobuvito. Pero ito, they will spot up a hero on that bottom lane, and this is the Invoker. No defensive item for the Invoker though. They might get this Invoker kung gugustuhin nila. BKB, no, pinalubog nila. Pero may BKB yung Invoker dito, and this is BKB triggered. BKB being triggered as well by the Invoker, and Invoker will be able to escape using that BKB triggering. Pinag BKB niya rin dito yung ano, yung Outworld Devourer. So ito ang problema, mahiya pa yung item dito ni Sonpa. 12k net worth lang siya, just full 5k behind the Luna Moonfang dito. Just a batch now with the Midas. Tignan natin kung mapapatagal na nilalaro. Warlock with a Gem of True Sight pickup. Of course, Gem of True Sight will allow them to remove yung mga ward placement dito ng HF. Well, wala naman silang mariremove. Invoker going for an Octarine 4, then an Hex afterwards. Ang yaman netong Invoker ng Nobuvito dito. And Faded, the Invoker, doing a really good job dito of controlling the team fight ng HF. Octarine core completed on your Invoker. And another Roshan attempt para dito sa side nila. Delikado to. Delikado na naman ng HF. Wala silang magagawa rito. And Aegis will be claimed. This is the second Aegis for the game. Roshan has fallen. Luna will be again carrying that Aegis of Immortality. Butterfly will be the next item. And Luna will be completely unstoppable dito sa laro natin na to. And with that Alacrity buff ng Invoker, napakabilis bumasag ng Luna na yan. And with the BKB, it was near impossible to take him down.
Time lapse out. Four stop. Tignan natin dito. Pero bakit ginamit mo kay Jesse Bash yung four stop? Diyos ko. Ay, yung time lapse kay Jesse Bash. Tignan natin dito ah. Pero Jesse Bash is down. 4:35 seconds. Searing chain connected yung 2. Tignan natin dito. Forge Village being dealt down dito. Pero nasa may bottom lane dito. Ang Nobu PH. Pero ito. Uy, vacuum into wall. This is a very good vacuum into wall. Ultimate being used by the Luna. Pero wala siyang tatamaan dito. Luna is very low on HP. Here comes the Darkseer. And they are forced to back off dito. Invoker has used yung kanyang ultimate. Tignan natin kung papasok dito. Searing Chain connecting on 2. Versus Bebebebebe. And who papasok pa siya rito? Sanity Eclipse. Pero ang ganda naman nun, Earth Spirit. With the BKB, Sanity Eclipse was wasted. But the time lapse is there to save the OD as well. So skills and resources wasted everywhere from both teams dito. And HF, even though medyo costly yung defense na yun, is they will, yes, successfully defend their tier 3 tower in that bottom lane. Jesse Bash, siya lang yung namatay. Butterfly ang susunod na item na rito ng Luna. At mahirap na mahirap to. Luna now with a completed butterfly. So here comes the second wave of assault coming in from Nobu. They know that the wall is down. There's no sanity eclipse as well. So HF, they need to defend this with only their basic skill. No ultimate for them dito. OD is on up in front dito. Tignan natin Luna trying to push up dito. Tornado will catch the OD. Pero no follow-up skill coming in from the invoker. But the tier 1 tower, the tier 3 is slowly being chipped away dito. Luna with that alacrity buff. And there is the butterfly effect, mga kaibigan. Luna, mahirap, almost impossible to take down the Luna rito. BKB being used, invoker. Nino normal, normal lang dito. Ben-Hur will survive. Weaver being chased down. Here comes the tornado. EMP. Divining blast. But the racks have fallen, mga kaibigan. So they will claim the second set of racks dito sa bottom lane. HF, wala silang magawa dito. Wall has been used pero to no avail. They didn't fend off the push. And they are now in a pretty dire situation dito sa laban natin na to. Oh my God. This game though. HF losing on the top 16 dito, mga kaibigan. Game is definitely hard for them. O, tignan natin what's the play. What's the play dito? Kailangan nilang gumawa ng suicide plays. Suicide plays. Kailangan nilang gumawa ng mga ultima play dito. Tignan natin kung anong gagawin ng mga base natin. Uy, pero may mahuli sila. Mahuhuli nila sa Luna. Pero there is the shrine. So there is a TP coming in from them. Here comes the invoker. He will catch 3. Naku, JJ Garan being caught. And he will go down as well. Jesse Bash going down as well dito. Ember Spirit being chased down. And 2 heroes dead on the side of HF. But they managed to snag the Aegis. And delikado ang mga kababayan natin dito. Ben-Hur kailangan gumawa ng milagro ng kanyang OD dito. And wala siya. Naku, nag ultimate dun sa top lane yung ano, yung buong squad ng Nobu V2. And tignan natin buyback coming in from the CM. The most explosive buyback ever from Bash. Tignan natin kung matatakot niya sa buyback. Naku, double buyback na rito. Hindi na tinatagal ni JJ. 20 seconds na lang magagamit na nila eh. And they need to defend this with dear life. Itong top lane nila. Dahil pag na-claim kong top lane, that is almost impossible for them to salvage this game. Pero meron kasamang catapult dito. Searing Chain connecting sa Earth Spirit. So tignan natin dito. Earth Spirit with a BKB. So sabi ko nga sa inyo, yung BKB pick up doon sa side ng Nobu V2 is the most important pick up para sa kanilang lahat. Dahil mabubuhay sila sa mga magic. Hindi ko alam kung tama ba yung build ng Ember. I think kung nag physical damage yung Ember, naku po, naka-hicks na rin yung vocal dito. Alay ko, babes. Katebes. Hindi ko na maisip. Uy, pero pag napatay itong invoker, walang buyback to ah.
going for Repressure Orb ang kuya mo rin. Si Bebebebe, mabubuo niya kaya yung hicks niya rito? Pero pag binuo niya, wala siyang buyback. Yun lang. Pati nun. Darkseer, wala pa kasi siyang pipe dito. Mahirap din kasi itong Darkseer ni Edge Dota, mga kaibigan. So, tingnan natin what will be the play dito. Here's that tornado coming in from that invoker Luna now with a completed Skadi. How can you kill the Luna? I don't see HF killing this Luna anymore. My God. And not unless gusto niyang makipaglaban sa lima. Yun, mamamatay siya pero mahirap na to. Nearly impossible. Itong sitwasyon ng HF dito. Kita mo yun, no? Nakita mo yun. Behind na behind yung Nobu dito. Nobu dito. Nakuha nila yung Roshan. Naka-team wipe sila. Ayun na. Yun na ang simula ng pagtatapos ng HF. So, tingnan natin dito. What's the play, mga kaibigan? Para dito sa side ng HF, they are just defending Ben-Hur with 5,000 gold pero hindi siya makakabili rito dahil walang kulang yung surplus gold niya. Ember, mayroong point booster. Pero anong gagawin mo dyan sa point booster na yan? At this point, yung point booster stats mo, isang normal lang ng Luna yan. What have we here? Aray ko, babes. Completo Ricados going for the Hurricane Pike. Is the Luna Moonfang Hex completed and now going for a Repressure Orb is the Invoker. Ay, Warlock, yamanin na rin. At, eto na, tingnan natin. Tumayo na si Earth Spirit sa trono niya sa bundok ng Tralala. I'm the King of the World, sabi niya ganun. Ayan na yan. Play dito. Ember with a completed MJO. Lackluster performance for Pason para sa akin dito. Hindi ganito yung mga hero ni Son pa eh. Kung nag-carry OD sila, mas okay pa eh. Pero hindi, ni Magic din kasi si OD. Kailangan talaga yung carry. Hindi ko alam bakit nagbabago-bago ng strategy. Alam mo, lagi niyang tatandaan yung carry, si Aji yun, yung one Aji dapat yun, na lumalaban sa lahat pagdating sa dulo. Mabubuo ng butterfly aim. Naku, lumabas mo to si Jesse Bash. Hoy, bumalik ka sa base. Kung magpatalo dyan, ha? Invoker, a Repressure Orb ang susunod na item. Pero hindi ko alam kung bakit anong ginagawa ng ano rito. Maybe they are just waiting for the third Roshan dito. Uy, subukang ulihin. Tignan natin dito. OD, anong gagawin? BKB. Naku po si OD. Hinabol na rito. Jungle Lord, tignan natin kung mamamatay siya. Timelapse dito. OD, na-hex sa mukha. Patay si Bebe Ben-Hur. Walang buyback. It is all ba? Ito na, Chase. Hop. Sumexi Bash, mga kaibigan. Sumexing si M, Tornado, Meatballs, lahat na ng dilubyo tinawag ng Invoker dito para ibato kay Jesse Bash. Walang buyback ang OD. Bakit kayo umupensa ng walang buyback? How? Hi. Buhay. This is an almost fail, mga kaibigan. Happy Beat, they are losing this game. There's a time lapse, mga kaibigan. Chaotic Offering will end this game. CM has fallen down. GG will be called very, very soon. And happy with Novo V2 will end their campaign dito sa Kiev Majors Qualifier. And they will pull on an upset. And just like that, the MMR boys, they are doing it. Ubus ang lahi ng mga kuya mo rito. And HF not calling the GG. But at some point, you need to call it, and there's a GG. They are eliminated from the second qualifier of your Southeast